kaunting kalaman sa kasulatan. Magandang araw po sa bawat isa. Ang paksa pong inihanda sa araw na ito ay hinggil po doon sa ilan po ba ang lumalang. Marami po kasi ang naniniwala na sa paglalang meron siyang tinatawag na kasama at ipinaliliwanag nila na kasama yung ama, yung anak at yung espiritu. Magkakasama sila ang wika. Yan yung sinasabi nila or assumption na tinatawag. Pero base dito sa awit, si 32:18, ang nakalagay ho ay Blessed be Yahweh Elohim, Elohim of Yasaralah. He alone is doing wonders. So, base dyan o, He alone, ano, na siya lamang, Tagalog yan, purihin ang Panginoon Diyos, ang Diyos ng Israel, na siya lamang gumagawa ng mga kababalaghang bagay. Awit 136. O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kababalaghan sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumagumawa ng mga langit sa pamagitan ng unawa sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na naglalatag ng lupa sa ibabaw ng tubig sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumawa ng mga dakilang tanglaw sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Nang araw upang magpuno sa araw sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ng buwan at mga bituin upang magpuno sa gabi sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa 4, ulitin ko lang po, sa kanya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kababalagan. Ayun, gumagawang mag-isa. Ayan. Awit 86:10. Sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. So, tatlong talata ho ang binabanggit dyan na siya lamang gumagawang mag-isa, ikaw na mag-isa. Ayan. Ano ang patotoo na iisa lamang? 37:16 o 15. At si Isikayas ay dumalangin sa Panginoon na kanyang sinabi, O Panginoon ng mga hukbo na Diyos ng Israel na nakaupo sa mga kerubim, Ikaw ang Diyos. Ikaw lamang sa lahat ng kaharian sa lupa, Ikaw ang gumagawa ng langit at lupa. Ayan, ang patotoo. Sino yung iisang Diyos na yon? Ano? Ayan. Gawa 14:15. Na nagsisipagsabi mga Ginoo, bakit nyo ginagawa ang mga bagay nito? Kami mga tao rin may mga karamdamang gaya ninyo na nangagdadala ng mabubuting balita sa inyo upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng mga yaon.
pag binasa natin sa the scripture, and saying, "Men, why are you doing this? We also are men with the same nature as you, bringing to you the good news to turn from these worthless matters to the living Elohim, who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them." Ayan o. So yung iisang Diyos na yun, walang iba kundi si Yahweh. Pinapatunayan, tingnan ninyo. But Yahweh is truly Elohim. He is the living Elohim and the everlasting sovereign. At His wrath, the earth shakes and nations are unable to stand His displeasure. Ano ah? But Yahweh is truly Elohim. May pangalan yung Diyos. Hindi katulad ito ng reliyon. Ano ah? Na walang pangalan. Ayan. O, kaunting kaalaman sa kasulatan. Marami pong salamat sa inyong lahat.